Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Sa panibagong episode na ito ay tatalakayin natin ang mga Guinness World Record na nakamit ng ating bansa sa buong kasaysayan na hindi ko pa nabanggit sa nauna kong video. Sa mga hindi pa nakakapanood, link is posted in the description below. Binasa ko po ang inyong mga komento sa nakarang episode at maraming nagko-comment sa iba pang Guinness World Record na hindi ko naitampok sa istorya na iyon. Maraming salamat po sa mga nag-comment at nag-suggest. Hindi ko sasayangin ang inyong mga komento at tatalakayin natin sila ngayon isa-isa. Pero una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan na kapupulutan mo ng aral ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Para sa mga hindi nakakaalam ano ang Guinness World Records, ito ay talaan ng mga nakakaibang katangian at abiladan ng tao at pati na rin ng mga nakakamangang handog ng ating kalikasan. Ang listahan ng Guinness World Records ay na-update taon-taon. Layunin itong maipakita sa mundo ang mga nakakamanghang records ng mga tao na dapat nating malaman. At syempre, alam naman natin bilang Pinoy, hinding-hindi tayo nagpapauli sa mga gantong klaseng bagay. Sa katunayan nga ay kilala tayo sa ibang bansa bilang isang napakatalintadong lahi sa mundo. Kaya hayaan nyo akong ilahad sa inyo ang mga Guinness World Records na nakamit ng ating bansa sa kasaysayan. At alam nyo ba na maliban sa kamangamanghang mga titulo na nakamit ng ating bansa ay may Guinness World Title din tayo hindi sa nakakabilib na ganap kundi hindi dahil sa pagnanakaw. At kung anong Guinness World Title yan ay malalaman natin maya-maya kaya patuloy lang sa panonood. Paeng Nepomuceno. Siya lang naman ang pinakamagaling at pinakasikat na bowler sa buong kasaysayan ng bowling. Sa katunayan nga, siya ay may hawak ng 3 Guinness World Records mga kaibigan na talaga namang kamangamangha. Unang titulo niya sa Guinness ay bilang the youngest world bowling champion sa edad na 19, kung saan tinalo niya ang mga mas nakakatanda pa sa kanya na batikan na sa larangan ng bowling. Pangalawang record niya sa Guinness ay ang taong may pinakamaraming world titles na nakamit sa larangan ng bowling sa loob ng 3 dekada. Ang panghuling titulo niya sa Guinness World Records ay ang taong may pinakamaraming worldwide title sa kanyang buong karir sa bowling. Largest Choir Gospel. Ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay muli na namang nakapaghatid ng karangalan sa ating bansa nang makamit nila ang titulo bilang Largest Choir Gospel sa Guinness World Records. Ito ay binubuo ng 21,262 miyembro ng choir ng INC na sabay-sabay umawit ng 3 kanta at ito'y naganap sa Philippine Arena noong May 22, 2016. Sa mga hindi nakakaalam ay marami nang nakamit ng Guinness World Titles ang ating mga kapatid sa INC. Nabanggit ko na ang iilan sa nakarang episode ko. Again, link is in the description below. Longest Barbecue. Bukod sa pagkakaroon ng record sa Guinness bilang tallest bamboo sculpture na nabanggit ko sa nakaraang episode, ay may iba pang Guinness World Title ang ating mga kababayang Bayambangkenyos. At ito ay ang the longest barbecue sa kasaysayan. Ito lang naman ay may 8,000 o 8 kilometrong haba ng barbecue. Nakamit ito ng mga Bayambangkenyos noong April 4, 2014. Ito'y naganap sa Malingsi Festival para sa kaika-apat na daang taong selebrasyon ng siyudad ng Bayambang, Pangasinan. Ito'y binubuo ng 8,000 ihawan na pinagdugtong-dugtong at may 50,000 kilo ng isda, 2,000 kilo ng asin, 480 bloke ng yelo at 6,000 bags ng uling ang kanilang nagamit para makamit ang Guinness World Title na ito. Largest Folk Dance in History. Hindi nagpapauli ang ating mga kababayan sa Sorsogon sa pagkamit ng titulo sa Guinness. Sila'y nakapagkamit din ng Largest Folk Dance in History. Ito'y binubuo ng 7,127 Sorsoganon dancers na sumayaw sa kanilang traditional courtship dance na kilala bilang pantomima sa Tinampo. Ito'y parte ng kanilang selebrasyon ng ika-125th founding anniversary ng kanilang probinsya na pinangungunahan ni Senator Cheese Escudero. Largest Shot Slam. Kaway-kaway sa mga walwal is life dyan mga kaibigan. Dahil ang ating bansa ay nakapagkamit ng titulo sa Guinness bilang the largest shot slam. Siguro marami ang natutuwa at proud sa Guinness World Record title na ito. At syempre kasali na ako doon. Nakamit ng Naga City ang titulong ito nang sabay-sabay uminom ng gin ang 2,435 katao noong December 2010. Nalampasan nila ang dating may hawak ng titulong ito na Mexico na nakapagtala din ng 1,412 katao. Sa tingin ko ay dito pa lang ay makikita na natin ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa alak. Kung ikaw ay napabilib sa record na ito ay hit the like button below at marami pa akong itatampok. Fastest to eat a 12-inch pizza with a knife and fork. Siyempre, kung nakamit ng Pilipinas ang titulo sa pag-inom, aba, hindi rin magpapauli ang Pilipinas sa pagkain. Dahil nakamit din ni Kevin Medina ang titulo ng Guinness
bilang tao na pinakamabilis makaubos ng 12-inch pizza gamit ang kutsilyo at tinidor. Ito'y tinapos niya lamang sa loob ng 23.62 seconds noong April 12, 2015. Largest fruit shortcake. Siguro dahil sa kahiligan nating mga Pinoy sa mga iba't ibang pagkain ay hindi mahirap makamit ng Pilipinas ang titulo ng largest fruit shortcake sa kasaysayan. Ito ay nasungkit ng kababayan natin sa Municipality of La Trinidad sa Benguet noong March 20, 2004. Ito ay may bigat lang naman ng 9,622.23 kilogram mga kaibigan na talaga namang nakakagulat. Largest Zumba Class. Siyempre hindi lang sa pag-inom ng alak at pabilisan ng pagkain magaling ang mga Pinoy. Tayo din ay may pagpapahalaga sa ating kalusugan kahit papano. Dahil tayo rin ang may hawak ng titulo ng Guinness bilang Largest Zumba Class na naitala sa kasaysayan. Ito ay binubuo ng 13,350 katao ng Pili Camarines Sur noong May 19, 2018. Ito ay bahagi ng kanilang selebrasyon ng Kaugma Festival. Programa nila para makaiwas sa mga tao sa droga. Most people applying lipstick. Siyempre bukod sa pag-ihersisyo ay mahilig din magpaganda ang ating mga dalagang Pilipina. Kaya di rin nakakapagtaka na nakamit ng ating bansa ang titulo sa Guinness na most people applying lipstick. Ito ay pinangungunahan ni Vice Ganda gamit ang Vice Cosmetics at nasa 6,900 katao ang dumalo at nag-participate dito. Ito'y ginanap sa Araneta Coliseum noong September 8, 2019. Most boxing world titles in different weight divisions. At syempre, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa ating senador at people's champ Manny Pacquiao? Siya ay may hawak ng Guinness World Record bilang most boxing world titles in different weight divisions. Largest human image of an anchor. Nasungkit din ng Pilipinas ang largest human image of an anchor. Ito ay gawa ng Angkla Party List sa University of Antique sa Sibalom noong January 16, 2016. Ito ay binubuo ng 6,000 kataong mga estudyante at mga miyembro ng publiko. Largest umbrella mosaic formed by people. Halos kaparehas lang din ng Guinness Records na nakamit ang De La Salle University Dasmariñas. Dahil sila ay nakabuo ng mosaic gamit ang mga payong at sila ay bumuo ng imahe ni St. John Baptist De La Salle na talaga namang kamangha-mangha mga kaibigan. Ito ay binubuo ng 5,459 katao noong April 7, 2019. Largest picture mosaic formed by people. At syempre, hindi rin magpapauli ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo pagdating sa human mosaic. Dahil sila ay may hawak ng Guinness World Title na Largest Picture Mosaic Formed by People. Ito'y naganap noong May 6, 2018 kung saan nagtipon-tipon ang 9,000 kamiyembro ng Iglesia ni Cristo upang bumuo ng kanilang watawat sa INC. Napakarami na talaga ng Guinness World Records ang natala ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ang iba ay nabanggit ko na sa noon ng episode ko. The Largest Cha-Cha Dance. Kilala na ang mga Pinoy sa galing natin sa pagkanta. Patunay dyan ang mga kaliwat kanang panalo ng ating mga local artists sa international scene. Pero, di rin may tatanggi ang pagkahilig ng mga Pinoy sa pagsayaw. Sa katunayan nga ay nasungkit ng bansang Pilipinas ang titulo sa Guinness na The Largest Cha-Cha Dance sa kasaysayan. Ito'y nangyari noong August 30, 2016 sa Kedepawan City, Cotabato. Ito'y binubuo ng 14,725 katao na sabay-sabay sumayaw ng cha-cha. Ang mga sumali sa pagsayaw ay ang mga estudyante sa 10 public elementary schools, 3 high schools, 3 college schools, government officials at private agencies. Greatest Robbery of Government. Malamang isang malaking karangalan ang mapabilang sa lista ng Guinness World Record. Pero, paano kung mapabilang ka sa Guinness hindi dahil sa iyong kamangha-manghang abilidad pero kundi dahil sa pagnanakaw? Matutuwa ka pa ba pag ganito? Paalala lang mga kaibigan na walang bahid ng pamumulitika ang YouTube channel na ito at pawang mga recorded facts lang ang aking mga itinatampok. Sa Guinness World Records ay naitala si dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang may hawak ng titulong Greatest Robbery of Government. Ito'y matapos inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas noong April 23, 1986 na nagtagumpay silang maungkat ang $860.8 million na ninakaw umano ni Marcos at ang kanyang asawa na si Imelda Marcos. At pinaniniwala ang umaabot sa $5 billion to $10 billion ang kabuwang nawala sa gobyerno ng Pilipinas sa kanilang pamumuno.
Kahit nga ako mga kaibigan ay hindi makapaniwala na may gantong klase pala ng Guinness title at sa Pilipinas pa napunta. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo dito? Let me know in the comment section below. Marami pang ibang Guinness World Titles ang bansang Pilipinas na hindi ko na itampok sa episode na ito. Please let me know in the comment section below. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at subscribe sa channel para sa mga future uploads. Paalam!